Good morning. Morning. Kumusta po kayong lahat? Yung mga nasa likod, feel free, pwede po kayong mupo dito sa harap para mas maganda yung ating view sa ating mga ipa-flash sa screen. At the same time, mas maliwanag yung walang, hindi kayo madi-distract ng kahit na anong dadaan or masasagi kayo. Feel free na pumunta dito sa rap. Don't worry, walang graded recitation nito. Nasa ano, the more na nag-dwell ka sa presensya niya ako, nag-immerse ka sa presensya ni Lord, yun yung doon tayo mag-gradean ni Lord ngayong umaga. So welcome again sa ating Sunday worship. Welcome po sa ating mga bagong attendees. Ay, yung attendance natin. Para facilitate lang yung attendance sa kids. Kaya po tayo nagpaka-attendance. Every Sunday gusto namin ma-monitor dahil every Sunday meron po tayo mga bagong kuma-attend. And nakaka-bless po yun sa amin, na-inspire po kami every time na may bagong kuma-attend dito every Sunday. And again, I'd like to repeat na dito po sa Johnson Worship natin, wala po tayo ina-advertise na kahit na anong religion. After all, we only have one God. Yung Diyos nila sa Amerika, sa Kuwait, sa Saudi, or sa anumang bansa dito sa Pilipinas, iisa lang ang Diyos natin. Yung Diyos na sinasamba nila sa anumang mga churches, sa Catholic, sa Assemblies of Born Again, sa Iglesia, iisang Diyos lang yan. Kaya ngayon, napakapalad natin dahil nandito na sa workplace natin yung ganitong gawain. Hindi na natin kailangan mag-adjust, hindi na natin kailangan mag-rush. Palakpakan naman natin sila sa pagkarating na ganyan. True enough, God is a God of arrangement.
God is a God of timing. Kaya ngayong umaga, may share ko lang kagabi, medyo nalibabaw na naman yung pagiging tao natin. Nung sinabi ni Pastor, nung nag-send na ako ng message sa Jesus natin about our service today, nag-respond si Pastora na hindi siya, parang hindi siya able na makapunta ngayon dahil inatake na naman siya. So, praise God dahil I was thinking na baka ma-cancel, pero Lord, that is your last recourse and you will not allow that to happen. Kaya nagpapasalamat ako dahil sa mga ganitong pagkakataon, kahit anong oras, umaga man yan o gabi, lagi siyang may hinihipo na tao para isend dito. Hindi siya nauubusan. Kaya lagi kong uulit-ulitin, sino ba naman tayo dito sa napaka-humble na place of worship natin para padalahan. At laging i-arrange ni Lord na ipapadala niya na tao dito. Diba? Napaka-bless natin sa kanino man. Mahirap i-arrange ang mga ganito. Hindi natin kakilala yung mga pinapadala niya. Pero tingnan niyo naman si Lord. Isang sabi niya lang, punta ka. And for this morning, I would like to welcome again yung bago natin minister, Pastor Romy Cruz, from New Life Church. Ayan, he was bridged through Brother Jonathan. So, tingnan niyo naman kung paano in-arrange ni Lord itong araw na to. And I'd like also to welcome yung mga bagong attendees natin, Kevin from White Knights. Salamat sa pag-attend. This is his first time. Si ma'am sa anong department niya? Infants, ayan. Yung ma'am niya wala pa. I'm sure in-invite siya din ma'am Michelle niya, pero si ma'am Michelle niya wala pa. Okay. And yung mga regular attendees natin, thank you. You are always an inspiration and encouragement dito sa group. Okay? So bago natin umpisahan, gusto kong tawagan si Brother Jonathan para i-open yung service natin with a prayer. Praise God, hallelujah. Kaya po siyang daling tumayo. Papasalamat natin sa Panginoon yung biyaya na pinagkaloob niya sa ating buhay. So umagang ito, wala po tayong ibang tatas kundi ang Panginoon sa buhay po natin, sapagkat sila ang bigay ng buhay. Itong buhay na taglay natin sa oras na ito, yung panahon ito, ibinigay ng Panginoon sa atin yung gusto rin ng Diyos na hindi natin yung matama ng Diyos sa buhay natin. Naranasan natin yung kanyang biyaya na pinagloob sa atin, yung buhay na walang hanggan, yung buhay na katumpan. Salamat po, Ama, sa inyong kabutihan, sa inyong buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya, sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa Espiritu ng Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa pangunguli ng Panginoon. Dalawa ka po, nagkakaroon po naroon pa sa aming taradit na. Sa oras na ito, Lord, narito ka, Panginoon. Narito ang inyong presensya. Narito ang inyong pag-iyos, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa magiging bagay na ginagawa sa amin. Salamat sa buhay ng bawat sa ito, Panginoon. Hindi po ito aksidente. Kundi, Lord, dinala mo kami, Panginoon, dito upang ikaw ay sambahin at papurihan. Salamat sa mga awitin na aming iaawit para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa inyong biyaya at sa inyong inapos po sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa katawa ng aming mga kasalanan. Sa inyong banal na dugo, ngayon ay nalinis na. At dahil sa inyong ginawa doon sa cross, we are righteous as God. At dahil sa inyong sakripisyo sa Panginoon, sa inyong sa cross, kami ay mga anak. We are the proud of God. We are victorious forever, Lord God. So, magandang po, salamat, Lord, sa inyong salita. Excited kami, Panginoon, na makarinig, Panginoon, ang sariwang revelation na nagmumula sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong sahiro na inyong pinungan dito, Panginoon, upang pahayag ang inyong mabuting balita. Salamat po, Panginoon, pinagpalit mo ang buhay ng bawat isa. Salamat sa gawain ng inyong Panginoon. Salamat po, Lord, Chongsan, worship family, Panginoon. Sa lahat ng may-ari ng aming boss, Chongsan, may we are honored. Chongsan, Panginoon, pinagpala niyo, Panginoon.
Salamat sa buhay nila, Panginoon, ay Sir Tom, Sir Philip, Sir Wilson, Panginoon, Mamiya, Panginoon. Salamat, Lord, at complete King kay Mamiya, Panginoon. Ganun din, Panginoon, kay Pastor Rinky, salamat po sa recovery ng kanyang kalusugan, kalakasan, nabubas ng kanyang ubo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at sa inyo namin pinakakatiwala ang lahat at naniniwala kami na overcomer ng isa lahat. Thank you so much, Lord, sa inyong matas na pag-uwi at pasalamat sa lahat ng inyong bagay sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyo ang pinataas ang lahat ng pag-uwi at pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isos. Ang lahat ay magsabi na, Amen! Amen! Ayan, ready na ba tayo magbigay ng pag-uwi sa ating Panginoon? Ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay inaanyayahan natin tumawid at pumalakpak. Sama-sama natin itaas ang ating Panginoon, Amen, sa pagpupuri dahil sa pagiging niya ay may galak. Amen. Awitin natin ito. Yeah.
opportunity kami, Lord, na magsamba at magpuri sa iyo. Oh, hallelujah, hallelujah. Patuloy ka namin tinataas ngayong oras na ito, Panginoon. Lord, sino nga ba ang makakatulad sa iyo? Ikaw na dakila sa lahat, nalulugdok sa kataas-taasan. O Ama, iyong kapangyarihan at kaluwalhatian ay talaga namin kamangha-mangha. Sa iyong katakilaan, Panginoon, dinudulog namin ng buong pagpupukubok, pagpapabubaba ang aming mga puso. Walang hanggang papuri, pagsamba, walang hanggang pasasalamat ay para sa iyo, Panginoon, sa bawat araw. Sa bawat araw, biyaya mo ay lagi nararanasan. Walang oras na kami
atin. Salamat, Panginoon, dahil kahit kami kay ganito, hindi ka nagawin na pagpalaan ng bawat isa. Ibig mo ako, sa Panginoon, no? Kapag yung puso ang kumaawit, gusto natin, we want more. Ngayong umaga, para sa mga latecomers, I must correct, you're not latecomer, you're just on time, kasi ang pinakamahalaga sa isang service ng ganito ay yung Word of God. And I'm so glad and we're so blessed again to have a new visitor in the person of Pastor Romy Cruz of New Life Church dito sa Divino. Siya na po ang magpangilanan na ibanggit namin. This is our first time to have him and we'll have more of you, Pastor, in the coming Sundays and in the coming months. And we are so blessed to have you po. Purihin natin ang Panginoong Jesus sa umaga. Magpapalapakan natin ang ating Panginoong Jesus Christ. Sa tingin na naniniwala po ako na hindi pwede na narito ako ngayong umaga. Dahil sa aming service ngayon na hindi. We have 3 services actually. Pero ako naka-schedule ako ng 10:30. Kaya nang tumawag si Brother Jonathan kahapon, kagabi alas 9 na. Intimidating the word. Sabi ko, kailangan ko ito. Pero when he was communicating, naramdaman ko yung Banal na Espiritu, sabi sa akin, mga taka. Because it is an honor and opportunity, it is an honor to serve the Lord in His kingdom. Kaya ako'y nagagalak na makasama ang bawat isa sa inyo sa umagang ito dito sa Chongsan. Nalala ko dito ako ng kapiling ng Washington. So, we are so honored to be here. Excited ba kayo ngayong umaga? Yes! Amen. Ayun ko lang nalaman na mayroon every Sunday. And you know, nararamdaman ko yun habang natubuhi tayo sa Panginoon. Because the Bible said that God inhabit the praise of His people. Ang maganda sa inyo, bago kayo magsimula ng inyong trabaho, ino-honor niyo ang presensya ng Diyos. Ino-honor niyo ang salita ng Diyos. At even if yung oras ninyo sa Sunday ay inuunan niyo muna ang paghahari ng Panginoong Jesus. Gusto kong sabihin, nasa itong pangako ng Panginoong Jesus, sabi niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness, He said, all these things will be added unto you. Na yung mga bagay daw na pangakailangan natin sa buhay ay parang itaratag lamang sa atin. So, yung priority natin, pupunahin natin ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Katulad ngayon, bago kayo pupunta sa inyong mga department at maglingkod sa inyong mga trabaho, ay inuunan niyo ang mag-worship, inuunan niyo ang salita ng Diyos. I want to tell you something, you will be rewarded because you're seeking the Lord in this place this hour. Amen?
I want us to just pray this morning. Hallelujah. Father, we thank you that your presence is already here through your Holy Spirit. We just want to acknowledge, O Lord, that you who have begun a good work to each and every one of your people here in Cheongsan. Lord, you have called them, chosen them. This is not a coincidence. You have a plan, you have a destiny. You have a purpose for each and every lives that are here. You have opened a door for the gospel of Jesus Christ to be heard and to be preached. Lord, not only in churches, but also in this area where when they go to their workplace, before they go serve, Lord, in their capacity, they are here to seek you. They are here to honor you. So we honor your presence in our midst. I pray that each and every one, you will minister to them, you will speak to them, and that you will lift them up, whatever burden that they are carrying, whatever concerns they have. We ask it all to you, Lord, because you care for us. You care for every soul, you care for every people that are here. Ano man ang dinadaanan nila at hapon sa buhay, alam namin na nangunguna kayo, Panginoon, at kasama ka namin. Dahil tayo nangunguna, Panginoon, all is well, all will be well. So this morning, we just want to acknowledge the presence of your Holy Spirit. Bless our time together. We thank you, Lord God, for the managers, for Jenny, and all those who are organizing this ministry. Continue to bless them. Continue to anoint them. And let this ministry continue to increase for your glory. We thank you for that. Bless each and every one of us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli palapakan natin ang Panginoon. Bago tayo maupo, kung sabihin mo sa tabi mo, mahal ka na Jesus. Amen. Totoo po na tayo po ay narito dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. I really appreciate yung worship, yung band ninyo, no? Na talagang nararamdaman ko sa Tagalog na ating inaawit kanina, ay mararamdaman mo yung anointing. Sabi namin sa anointing, ibig sabihin ang pahid ng banal na Espiritu. Kaya, yeah, very tangible ang presence ng Panginoon sa umaga nito. So, I have 30 minutes to minister, so I will go to the Word of God this morning. At pag-uusapan natin tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya. Nabanggit ni Sister Jenny kanina na kung bakit tayo nagtitipon dito, ay alam natin na ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos din ng Amerika, Diyos, ano yung nabanggit po kayo, ng Korea o ano mga bansa, ay iisa ang Diyos. Iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ito ang siya yung ating Panginoong Jesucristo. Pero gusto ko sabihin ngayong umaga na sa pamamaraan ng Panginoon, yung may protocol sa paglapit sa Diyos. Kaya gusto ko pag-usapan natin at ihayag sa inyo ang kahalagahan ng pananampalataya sa pagtanggap natin sa milagro ng Diyos. Dito sa Hebrews, para simulan ko, Hebrews 11 verse 1 sa New Living Translation. Ang sabi dito, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence, sabi natin evidence, of things we cannot see. Ang pananampalataya daw, ito daw ay realidad ng mga bagay na ating inaasahan. Ibig sabihin ko, meron kang inaasahan sa buhay. May mga bagay kang inaasahan, ina-expect mo. Na parang kahit wala pa, kahit hindi pa nakikita, alam mo mangyayari dahil meron kang pinangahawakan. Pag ako pinagtuturo, gusto kong unawain natin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya pag naiintindihan natin ang bisa at kapangyarihan ng pananampalataya, sabi ni Jesus, walang imposible sa tao may pananampalataya. Amen. Sa kaharian ng Diyos, it is governed by what we call principle or laws, divine laws. At tulad ng alamang kaharian, may mga batas, amen, laws, principle. Sa kaharian ng Diyos, the way we receive from God is the principle of faith. Tumatanggap tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya napakaganda ng gawain dito dahil nakakarinig ko ng salita ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi darating sa iyo ang totoong pananampalataya maliban na marinig mo ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya every time you gather here, take this opportunity to really listen to the Word of God and ask God, Lord, give me wisdom
and God give me understanding so that I can apply the word that I'm hearing to make my life better. Alam niyo, ang Diyos ay may magandang plano sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon po, He is a good Father. Amen? Nung pinakilala ng ating Panginoong Jesucristo, ating Ama, sabi niya, when you pray, sabi niya, go to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you openly. Ibig sabihin, may mga hidden desire tayo. May mga hangarin tayo sa buhay. May mga goals. Mayroon tayong visions. Mayroon tayong purpose sa buhay. At yung mga bagay na yan ay binigit sa God-given desire. Gusto natin magkaroon ng magandang pamilya. Gusto natin maging successful sa ating larangan. Gusto natin ma-accomplish kung ano yung panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. But all of this can be accomplished only by faith alone. So, ang definition ng faith sa Hebrews 11 na define dito, that faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Marami tayong nakikita kasangkapan dito. These are material things. Pero materially, nakikita natin ito, sight, physically. Pero hindi common, may mga bagay na hindi natin nakikita kaya hindi nag-i-exist. Madalas, ang basihan ng ating mga decision ay base lang sa ating nakikita physical, naririnig sa ating tainga, at nararamdaman yung tatawilang senses. Pero beyond that, there's a real world beyond the natural or the material. Amen? Kaya ang Diyos pa na hindi natin nakikita. Amen? Pero alam natin may Diyos that He exists. Dito sa Hebrews 11 verse 6. Ano ang sabi dito? And it is impossible to please God without faith. Impossible daw na malugod ang Diyos kung walang pananampalataya ang tao. So magandang pag-aralan natin paano ngayon ang pananampalataya at paglapit sa Diyos. Amen? Naniniwala tayo lahat dito na may Diyos. Pero mayroong pamamaraan ng Diyos na pagkakilala at paglapit sa Kanya. At sabi dito sa Hebrews 11 verse 6, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe, certain belief, that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Kaya ang Diyos, matitingnan natin, pag hinanap mo siya ng iyong buong puso, nanalangin ka ng buong puso, i-reward ka ng Diyos. In other words, the nature of God is that He is a rewarder. The nature of God is that He is a giver. How many of you believe that God is a good God? Amen. Kaya kung isang kahit may mga nangyayari hindi mabuti sa ating mga buhay, when you come to God in faith, alam mo naroon ng Diyos para tulungan ka na ma-overcome yung mga bagay na dapat mong ma-overcome sa buhay. Amen? So sa Mark 11 verse 22, specifically, ang ating Panginoong Jesus ang nagsabi nito. Now I believe that this, He is telling His disciples to lay the principle of faith. Mark 11 verses 22 until verse 25. Babasahin ito sa translation, sa English Standard Version. Sabi niya, and Jesus answered them, have faith in God. Sabihin nga natin, have faith in God. Have faith in God. Sa Tagalog, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. At ito ang sabi ng ating Panginoon, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will come to pass, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever things you ask in prayer, believe that you receive it and it will be yours. And whenever you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. Dito sinasabi ng ating Panginoong Jesus na magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Ng ating pananampalataya ay ang pananampalataya sa Diyos. Na sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na ang sino man daw na tao ang magsabi sa bundok na ito, ikaw na bundok, ikaw ay maalis at malipat ka sa dagat. At sabi niya rito, sabi dito ng ating Panginoon, na hindi siya nag-aalinlangan sa kanyang puso. Ano ang sabi ng Panginoon? Pag hindi siya nag-aalinlangan sa kanyang puso, but believes that those things that he says will come to pass. Ibig sabihin ng pananampalataya ay sa puso. Amen? Pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, sinampalatayanan mo ang salita ng Diyos, at ang salita ng Panginoon ay tinanggap mo sa iyong puso, ang Diyos ay binabago niya ang buhay mo.
at gagamitin niya ang pananampalataya na iyong tinanda para magbago ang katayuan mo sa buhay. Nasabi niya dito, truly I say to you, whoever says, whoever, ibig sabihin kahit na daw sino, because God is not a respecter of person. He wants to bless everyone. Nasabi niya rito na ang kapangyarihan ng pananampalataya, no, gusto ko nga bigyan ng background yung scripture na ito dahil dito kung babasahin natin yung entire context na ito, doon sa lugar na kung saan, nung dumadaan sila, nung kinabahan nito, no, nakita ni Jesus itong fig tree, walang fig tree sa Pilipinas, pero yung fig tree ay nasa Middle East. Nakita niya yung fig tree na walang bunga. Tinitingnan niya yung fig tree, humahanap siya ng bunga, walang bunga. At sinabi ng Panginoong Hesukristo sa fig tree, let no one eat of your fruit again. Wala nang kakain pa sa bunga mo mula ngayon. Now, si Peter, 24 hours later, nung dumaan sila sa the same place, si Peter na-observe niya yung fig tree, no? Sabi niya, Master, the fig tree you cursed had withered from the roots. Within 24 hours, yung fig tree na yun na kinausap ng ating Panginoong Jesus that let no one eat of your fruit again ay natuyo. Natuyo, ibig sabihin, lalanta yung kanyang dahon at natuyo mula sa pinakaugat. At sa ito ang sabi ng Panginoon, in response to Peter's word, na Panginoon yung fig tree na puno na yun na kinausap mo ay nalanta mula sa pinakapuno. Na ito ang sabi ng Panginoon, have faith in God. Nasabi niya, truly I say to you, whoever says to this mountain, be removed. Ibig sabihin, pag tayo may pananampalataya sa Diyos sa ating puso, napakahalaga nung salita na ating binibigtas. Nung salita na ating binibigtiwan. Sabi nga sa Solomon sa Proverbs, that death and life comes from the power of the tongue. Na meron daw kapangyarihan sa salita na lumalabas sa ating bibig. Amen? Kaya pag tayo mananampalataya, napakahalaga na sa ating buhay na kahit na nakikita mo yung mga bagay na nangyayari sa iyong buhay ay sinasabi mo ang solusyon. Ini-speak mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos at ano ang iyong pinaniwalaan sa salita ng ating Panginoon. Kaya dito, makikita natin dito sa pananampalataya na tinuturo ng ating Panginoon na sabi niya na anuman daw yung ating sabihin, ito'y mangyayari pag tayo hindi nag-aalinlangan sa ating puso. Kaya ang magiging handang lamang ay kung meron tayong pag-aalinlangan. Ngayon, ano ang pangamaraan para ma-overcome natin yung doubt? Ito ay kinakailangan patuloy tayong makinig at makinig ng salita ng Diyos. Amen? So sabi niya, therefore I tell you whatever things you ask in prayer, believe, say believe. Manampalataya nga na tinanggap mo ito at ito'y mapapasayo. So ang mahalaga sa panalangin, pagkay na nalangin, ay meron kang pananampalataya na yung mga bagay na yung hinihingi, gaano mo ito kalaki, ay kayang gawin ng Diyos. May pananampalataya kang magagawa ng Diyos. Kung anuman yung mga bagay na ating hinihingi sa buhay at maging sa loob ng ating pamilya, sa ating trabaho, gusto natin ng success, yan ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng salita na lumalabas sa ating bibig. Isa pang fakto na dapat natin makita dito, sabi ng Panginoon, and whenever you start praying, pag tayo daw ay nakatayong nananalangin, forgive. Pag merong taong hindi mo nakasundo o hindi merong bagay na sa iyong puso alam mong hindi kayo nagkaintindihan at sa iyong puso ay meron kang sama ng loob at nasaktan ng iyong damdamin dahil dyan, sabi ng Panginoon ay patawarin daw natin yung taong yun. Forgive if you have anything against anyone. Kasi kung hindi tayo nagpatawad, ano yung nangyayari? Ito ay nagiging hadlang sa ating pananampalataya. Because asin sa yung niniwala that God is love. Amen? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya napakaganda ka ng inaawit natin na tayo unang-una ay inibig ng Diyos. At dahil tayo unang-una ay inibig ng Diyos, tayo rin naman ay maaaring umibig sa ating kapwa. In fact, the commandment that Jesus gave to His disciples, love your neighbor as yourself. Amen? Na ibig sabihin ng pananampalataya ay gumagalaw, kumikilos ang Diyos sa atin na mayroong pag-ibig. Kaya pag tayo man ay nakagawa ng kasalanan o may nagawa tayong pagkakamali 2,000 years ago, nung namatay si Jesus Christ sa cross, 2,000 years ago, ay namatay siya para sa ating pagkakasala. Yun ang sinasabi ng Biblia na redemption. Ano yung huling word na binitiwan ng ating Panginoong Jesus Christ nung siya ay namatay sa cross? It is finished. Na ang ibig sabihin, tapos na. Ano ang kanyang pinapos? Pinapos niyang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Past,
present, and future. Ang kanyang dugo na nabuo sa cross ang siyang naging daan para tayo mga tao ay makawalaksana at makaharap sa ating Ama na walang bahid dugis, tayo matuwid, tayo naging banal dahil lamang sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesus ay unang-una na dapat na nasa ating puso na manampalataya tayo na dahil sa ginawa ni Jesus tayo na tumanggap ng kapatawaran. Subalit sa ating paglambat na may pananampalataya, may mga pagkakataon sa mga relasyon natin, nagkakaroon tayo hindi pagkakaintindihan. Tama ba ako? Tama. Yun ang realidad sa bahay nga, di ba? Minsan hindi kayo nagkaintindihan. May nasabi hindi maganda, nasakta lang yung kalooban. Pero sa paglapit mo sa Panginoon, nararamdaman mo, Panginoon, patawarin mo pa ako sa aking pagkakasala. Anong sabi sa Panginoon? Katulad ng pagkapatawad namin sa mga nagkakasala sa atin. Ibig sabihin, parang nagtumanggap ng kapatawaran at yung yaman ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ganun din naman, dapat nagpatawad tayo, nagiging magaan yung buhay natin at nagiging magaan yung mga pagdaloy na papapala ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. So, ito ang sinasabi ng Panginoon sa prinsipyo, sa kaharian ng Diyos tungkol sa ating pananampalataya. So, sabi niya, nung sinabi ng Panginoon, have faith in God, na nagsisimula ang milagro sa ating buhay sa pamamagitan ng ating confession. Your miracle starts with your mouth. Ibig sabihin ko, naniniwala ka sa milagro, dapat sabihin mo yung pinaniniwalaan mo mula sa iyong puso na hindi ka nag-aalinlangan sa sinasabi mo. Dahil yung salita ng Diyos. In Proverbs 18 verse 20 to 21 sa Kawikaan ni Solomon, sakto sabi niya, a man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. Ang tao daw ay masasatisfy sa kanyang buhay. Or there will be satisfaction and fulfillment in his life by the fruit of his mouth. From the produce of his lips, he shall be filled. Kaya napakapag nababasa natin yung wisdom ng Proverbs ni Solomon, magkakaroon tayo ng wisdom sa ating pananalita. Na kung ang sinasabi natin ay ayon sa salita ng Diyos, na pag sinasabi mo ayon sa salita ng Panginoon is in line with the Word of God, makikita mo that you will be satisfied with the fruit of his mouth. Napaka makapangyarihan pala nang lumalabas sa ating bibig. At sabi niya sa Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. Ang kapangyarihan daw ng dila, ang buhay at kamatayan ay naroon ng kapangyarihan sa dila. Ay makapangyarihan ng dila ng tao. Amen? Yung direction ng buhay natin, the quality of our life, depends on the quality of our words. At sabi ni Solomon, and those who love it, yung daw umiibig sa salita ng Diyos, ay kumakain ng bunga ng kanilang lumalabas sa kanilang mga bibig. Kaya nakikita natin sa principle of faith, the operation of faith is that whatever things you say, whatever things you speak, na sabi ng Panginoon, pag sinabi mo sa bundok na yan, mountain means obstacles and hindrances in life, na mayroon parang impruensya sa ating mga pananalita. Now, Proverbs 12 verses 13 to 14. Proverbs 12. The wicked is ensnared by transgression of his lips, but the righteous, sabihin righteous, will come through trouble. Na ang mga masasama daw, sila ay masisilo sa kasalanan ng kanilang bibig, but the righteous will come through trouble. A man will be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the recompense of man's hands will be rendered to him. That ang tao daw ay nasasatisfied na sa bunga ng kanyang bibig. So makikita natin sa wisdom ni Solomon na sa pananalita pa lamang natin ay nababago na po ang takbo ng ating mga buhay. Amen? Kaya tayo ngayon sa buhay natin, nagbibigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Pag tayo tumanggap sa ating Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng wisdom sa ating mga pananalita. Sabi niya ni Job sa Proverbs 20, Job 22 verse 28, you will also declare a thing. Yung word na declare ay ginagawa lamang yan ng mga hari. No? Pag ang mga hari, hindi kinalakilang gumawa kundi they declare a thing, and what they declare will come to pass. Alam niyo ba, dahil tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos, may kapangyarihan ang ating declaration. May kapangyarihan ang sinasabi mo. Pag meron kang anak at sinabi mo sa iyo, anak, pinagpala tayo ng Diyos, mayroong future ang Diyos sa iyo,
may destiny ang Diyos sa iyo. Pag tinanggap ng bata yan, makikita mo that child of yours will be successful and he will fulfill the plan and the destiny of God in his life. Amen? Kasi may mga tao po niya sinasabi, ang tigas naman ang ulo mo. Wala namang balambot na ulo. Kuminsan, may mga pananalita tayo na hindi natin naiisip kung bakit natin sinasabi. Nung ako'y nangangaral doon sa La Union, no, kabataan ko, pastor, pag kinumusta ko yung mga congregation ninyo, kumusta ka, kapsa? Kumusta ka, kapatid? Pastor, lagda, pastor. Ganun pa rin hanggang ngayon. So dahil parating ganun ang kalang sinasabi, kastoy lagda, wanti pa rin na balbalo yung tibiyag, narin at itibiyag, ganun yung nangyayari. But I, when I begin to see the operation of faith, that is very important, na pag tinanong ka, kumusta ka, kapatid? I am blessed. Kahit may dinadaan ka, I am victorious. Pinatara ko ng Diyos. Pinaturan ako ng Panginoon. I tell you, pag yun ang ini-expect, pag yun ang yung ini-speak, yun ang yung dinideclare, yun ang mangyayari sa iyong buhay. You know, ang Diyos po natin ay mabuti. Sa ating salita ng Diyos, every good and every perfect gift comes from above. Ang lahat daw ng mabuti at ganap na kaloob ay nagmumula sa Diyos. Coming down from the Father of the heavenly lights, with whom there is no variableness nor shadow of turning. Kaya gusto ko lang maintindihan natin na paglapit natin sa Diyos, we are coming to a good Father. At pag ikaw ay nag-i-expect sa Diyos, ay ni-expect mo lang ang mabuti at maganda. Amen? Diba? Pag ikaw ay lumalapit sa Diyos, ano ina-expect mo? Mabuti at maganda. Because that's the nature of God. God is good. And He's good not just for some people, He is good to everyone. Lahat po tayo dito, mahal po tayo ng Diyos. Katahimahan tayo ng Panginoon, kalooban niya na ang buhay natin, mapagkalooban niya ng lahat tayo mga buting bagay. Pero napakahalaga po yung ating declaration sa buhay. Kaya nga, naniniwala ako na sabi nga ng salita ng Diyos ng ating Panginoong Jesus, Galatians chapter 3, verses 13 to 14, na sabi doon, Christ redeemed us from the curse of the law by Christ becoming a curse for us, in order that the blessing He promised Abraham might come upon the Gentiles by faith. Ano yung tinatawag na Gentiles? Gentiles are non-Hebrews. Hindi man tayo kabilang sa bahay ng Israel. Because in the Old Testament, Israel, the Israelites, are the people of God. But under the New Covenant, because of the work that Jesus Christ has done on the cross of Calvary, Christ redeemed. The word redeemed means purchase. The word redeemed means bought back. Yung word na redemption means pinayaran niya tayo ng kanyang dugo. Tinubos niya tayo ng kanyang dugo. Christ has redeemed us from the curse. Saan niya tayo tinubos? Sa sumpa ng kautusan. In order that the blessing He promised Abraham might come upon the Gentiles. Na ang blessing na yan ay hindi lang sa Jewish people ngayon. Ang blessing na yan ay para sa ating lahat na nanampalataya sa ating Panginoon Jesus Kristo. Na tayo na-redeem sa curse. Natubos sa sumpa. You know, nasabi ng kapatid natin, it's not about the religion, it's all about a relationship with God. Naalala ko noon, na ako'y lumalaki sa Baguio, kasi laki po ako sa Baguio. In fact, ito pong tsong sa noon, nung maliit kami, grade 6, diyan lang kami sa City High, nasa high school ako, nagsashahin po kami ng sapatos, dito po sa, ano, tapat yan, diyan po, diyan ang ano namin. Pero ito pong tsong sa dati is Bob's Dry Goods. Sa mga kaidaan ko po ngayon, no? Bob's Dry Goods. Pero nakikita ko, Baguio is developing at napakabalad ninyo dahil niloob naman may-ari ng Chongsan na magkaroon kayo ng gawain na ganito. And I believe Chongsan will be blessed. The family na nag-aalaw sa inyo, the Chongsan family will be blessed. Bakit inaalaw natin ang salita ng Diyos? Dahil tayo ngayon na nakikinig ng salita ng Panginoon, naiintindihan natin that Christ redeemed us from the curse. Kasama sa curse na binayaran ng ating Panginoon, binayaran niya yung lahat ng ating kasalanan sa cross 2,000 years ago. Bayad na. Sabihin mo sa katabi mo, bayad na. Okay, wala ka na dapat bayaran. Kasi ang tinuturo ko minsan na dapat mong magsakripisyo ka, gawin mo ito, gawin mo yan para maging katanggap. No, sa totoo lang, bayad na po. Pag binayaran na ng Panginoon, tanggapin mo na lang na may pananampalataya yung binayaran niya para sa iyo. Amen? Binayaran niya, tinubos niya tayo sa kahirapan, binayaran niya, tinubos niya tayo sa sakit at karamdaman. Because the Bible said, by His stripes, we were healed. Sa tinabong latay ng Panginoong Jesus, tayo ay nagsigaling. Nung bago po ko tinagap ang Panginoon, bago ko na born again, napakasipag ng aking mga magulang.
My father was a contractor in the city, na kahit linggo trabaho kami na trabaho, kahit na Christmas pa may kontrata siya ng ginagawa yung Marcos Highway, kailangan namin ang buhos. Ganun kami kasipag, kahit linggo. But even in that hard work, pag wala ang blessing, napakahirap ng buhay. But when I heard the gospel preach, na kahit tayo nagkasala, kahit tayo nagkamali, kahit tayo nahiwalay sa Diyos, pumarito sa Jesus dahil minahal tayo ng Diyos, na ayaw ng Diyos na tayo nahiwalay sa Kanya. Kasi kahit na po tayo na sumikap sa buhay, paghiwalay tayo sa Diyos, kahit ano po sumikap natin, mapapagod lamang po tayo sa buhay. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at napapaganda lupa, at kayo ay aking pagpapahingahin. Sapagkat maginhawang ang dalhin ang aking pamato at magkakaroon ng kaginhawaan ang iyong kaluluwa. Alam natin ang kwento sa Genesis na ang tao ay create ng Diyos pang ilang araw. Sa ika... Nung nilikha ng Diyos si Adam, pang ilang araw siya nilikha. Hindi naman sa ikatlong araw. Hindi sa ikalima, di ba? Sa ika-anim na araw. Na bahag nung nilikha ng Diyos si Adam, bago niya nilikha sa Adam, sabi niya, let us make man according to our image, according to our likeness, and let them, the man we're going to create, let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living thing that creeps on the earth. The word dominion means God has given the man the authority to be his under ruler here on earth. Ang original na posisyon ng tao, nung create ng Diyos ang tao on the sixth day, di ba pang-anim na araw create ng Diyos ang tao? Alam niyo yung mga Biblia ninyo? Alam natin yung story sa Genesis. But on the seventh day, the Bible said, on the seventh day, God rested. So sa ikapitlong araw, ang Diyos ay nagpahinga. Amen? Kaya may tinatawag na Sabbath. Ang Sabbath ay ginawa ng Diyos para sa tao, para sa kapahingahan, na kahit ngayon tayo, kahit may trabaho kayo, kasi ang Panginoong Jesus ay pumarito para bigyan tayo ng kapahingahan. Ngayon, kahit nagtatrabaho kayo, pag nasa puso ninyo ang ating Panginoon, ay mayroon kayong kapahingahan sa Diyos. Hindi pagod ang gawain para sa Diyos. Amen? Kaya pag ginawa kayong gawain ng Sunday rito, nagpahinga kayo mag-worship, nagpahinga kayo sa Diyos, tinanggap niyo ang salita ng Panginoon, pupunta kayo sa trabaho ninyo maghapon, hindi para hindi kayo napagod at malaganda pa yung benta ninyo kasi pinatala kayo ng Diyos dahil maliwanag yung inyong pag-iisip. Positibo ang inyong perspective na kasama mo ang Panginoon. Kaya po, tayo po'y natubos na. Kung hindi pa tinanggap si Jesus, naniniwala ako na kalooban ng Diyos. Hindi ko na susundan yung aking topic, pero we will flow in the Holy Spirit. Amen? Amen. Sapagkat sa limitado yung ating oras. But the limited time we have in this place, and you honor the Word of God, as I was saying a while ago, that Christ by His own blood on the cross He has shed, He already purchased your redemption. Ang kailangan mo lang gawin by faith is to open up your heart, receive Jesus Christ as Lord and Savior of your life. Sabi nga po sa Romans, chapter 10, verse 9 and 10, that if you confess with your mouth the Lord Jesus, you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Na ang kaligtasan po nating tao ay ang ating pananampalataya sa ating puso at papahayag ng ating labi na sa Jesus ang ating Panginoon na siya'y nagliligtas. Wala pong ibang kaligtasan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoon Jesus Christ 2,000 years ago sa cross. Amen? Sabi ng ating Panginoon, I am the way, I am the truth, and I am the life. No man cometh unto the Father except through me. Na sabi niya, I am. Ako lang ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Sabi ng ating Panginoon Jesus, walang sino man daw makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan niya. Amen? Kaya si Jesus lang ang tangdaan patungo sa buhay na walang hanggan, patungo sa kaligtasan. At pagtag, pinaghari natin ang ating Panginoon, katulad ng sinasabi ko kanina, na ayon sa Galatians chapter 3 verse 13, that Christ redeemed us from the curse of the law. Kaya mula ngayon, pag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, mararamdaman mo yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Naalala ko nung ako'y tumanggap sa ating Panginoong Jesus, na pagkaman kami lupang isang kahit mahirap na buhay, simula nung tinanggap ko ang Panginoon as Lord and personal Savior of my life, nagkaroon po ng totoong pagbabago, tinatawag na transformation sa loob ng aming tahanan. Ako po yung unang na-born again sa loob ng aming pamilya. Siya kami ng magkakapatid na puro lalaki. Pero nakita nila yung pagbabago sa atin.
that I have been delivered from sin. I have been delivered from the curse. At mula noon, marami sa aking mga kapatid, makita nila yung ginawa ng Diyos sa aking buhay ay sumunod sila sa akin. At ngayon, ilan sa kanila pastor na po. Hindi lang ako. Hindi ko akalain magpapastor ko ako sa totoo lang. Ito po pangangaral ko sa inyo, it's an honor and a privilege for me to be here. It is really. Kasi po, malaking karangalan po may pangaral ang mabuting balita sapagkat sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Gusto ko pong ipanalangin kayo, tumayo po tayo lahat at magdalaan po ako ng oras na manalangin. Because we talk of faith, we talk of miracle. Sapagkat nararamdaman ko kayong umaga, sa limitadong oras na narito tayo, ay gusto kong ilaan ang oras ng panalangin. Sapagkat nararamdaman ko na meron man tayong narito man tayo. Subalit meron tayong binabata sa buhay, meron tayong mga pagsubok. Sabi ni Jesus, in this world, you will have pressure, you will have tribulation, you will have trials, you will have persecution. But this only said, be of good cheer, I have overcome the world. Sa cross, ang ating Panginoon ay nagtagumpay siya. Dahil mo siya pinako sa cross, siya'y inilibing. Subalit sa tatlong araw, nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi patay, hindi siya'y buhay. Siya'y nagtagumpay sa kasalanan, siya'y nagtagumpay sa sakit, siya'y nagtagumpay sa kahirapan. Ginawa niya yan dahil mahal tayo ng Diyos. Binuhay na muli ng ating Ama, ang ating Panginoong Jesus sa gitna ng mga patay. Na ibig sabihin niya sa iyo, pananampalataya sa pagkabuhay ni Jesus. Kung ikaw man ay nakalulubog sa problema, ikaw man ay nasa mababang kataya, ang Diyos ay may kapangyarihan na iyak sa iyong buhay. Kung mananampalataya ka, kayangat ng Diyos, gaano man kasalimuot ang iyong relasyon, gaano man kasalimuot ang mga problemang dinadaanan mo, manampalataya ka na may Diyos at tutulungan ka ng Panginoon, magkakaroon ng liwanag, maliwanag ang direksyon sa iyong buhay. Hindi man kita kilala sa umaga ito, pero kilala ka ng Diyos kung saan ka nakikinig ka at meron kang mga kabigatan sa relasyon mo, sa loob ng pamilya, merong karamdaman na iyong binabata sa loob ng iyong tahanan. Sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, nananampalataya ako sa kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos ay gagalaw sa iyong buhay, sa iyong pamilya mula sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Buksan mo ang iyong puso. Gusto kita kayayahan sa isang simpleng panalangin. Ito ay pagtanggap sa iyong puso na si Jesus ay namatay sa iyo sa cross, na dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo, ibinigay niya ang buhay niya alang-alang sa iyo. Let's make this prayer very personal. Bagamat narito tayo ngayon sa Chungsa, pero nararamdaman ko, narito ang presensya ng Banal na Espiritu. At ngayon pa lamang, inayayahan ko, kung gusto niyo manalangin, buksan niyo lang ang iyong puso. Huwag tayo maabala. Bibigyan natin ang panahon ng prayer na ito. Nabuksan mo ang iyong puso, tanggapin mo, manampalataya ka na si Jesus ay namatay sa iyo personally. Napaghariin mo siya sa iyong puso bilang iyong hari at Panginoon ng iyong buhay. At mula sa araw na ito, mararanasan mo ang totoong buhay na sabi ni Jesus, ako ay pumarito para magkaroon kayo ng buhay, buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Kung nakahanda kang manalangin at igabayang kita sa isang panalangin, itaas mo lang ang iyong kamay at mananalangin tayo. Gusto mong pagdapin sa Jesus sa iyong puso? Bilang hari at Panginoon ng iyong buhay, maglalaan tayo ng oras sa panalangin. Itaas mo ang iyong kamay at lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya sa ating mga puso. Sabihin natin sa Kanya, Amang Banal na nasa langit. Kung nakahanda ka, sabihin mo, Amang Banal na nasa langit. Sa pangalan ng Jesus, sa umaga kong ito, nananampalataya po ako na inibig mo ako. Salamat sa iyong pag-ibig sa akin na sinugo mo ang iyong bugtong anak, ang Panginoong Jesucristo. Siya'y nagkatawang tao para sa akin. At dahil sa kanyang kamatayan sa cross, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa aking natubusan. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, kinikilala ko ang Ama na ako po ay natubos. At mula sa araw na ito, binubuksan ko ang aking puso. Nananampalataya ako sa aking puso. At ipinapahayag ng aking labi na si Jesucristo ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, nananampalataya ako sa iyo na buhay kang muli
para maghari magpakailan pa man. Mula ngayon, maghari ka sa puso ko. Mula ngayon, maghari ka sa aking buhay. Nananampalataya ako, Panginoon, na mula ngayon, anuman ang mga bagay na nasa buhay ko, ikaw ang nagbibigay buhay sa akin. Salamat, Panginoon, na dahil sa iyong pag-ibig, ako ay iyong inaring anak. Na mula ngayon, Panginoon, kabilang ako sa iyong bahayan. Salamat ng marami sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay na kasiyasiya. Sa pangalan ni Jesus. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Praise God. Amen. Ako na lang ang nalangin para sa inyo sa umagang ito. Narito, Ama, ang iyong anak. Sa oras na ito, dalangin ko po anuman ang kanilang mga dinadaanan. Anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. I pray today in the name of Jesus that you will bless them. Bless the relationship in the family. Restore their life. Ano bang ninakaw ng kaaway sa buhay nila, Panginoon, restore it back. I-restore niyo ang kapayapaan sa puso nila, kapayapaan sa loob ng kailang mga tahanan, at Panginoon, gabayan niyo sila sa tulong ng Banal na Espiritu. I pray for each and everyone that are here, you know their needs. Pagpalain niyo, Lord, ang kanilang mga buhay. Ilayo niyo sila sa sakit at karamdaman, because your word says, by the stripes of Jesus, we were healed. And I declare wholeness, I declare healing. I declare protection to your people, O Lord. Salamat, Panginoon, na pagpalain mo, Lord God, magiging kalang trabaho dito sa Chongsa, na mapagpala sila sa lugar na ito, Panginoon, na gamitin mo ang bawat isa na maging pagdaluyan ng pagpapala sa maraming mga tao. Sa pangalan ni Jesus, patuloy niyong pagpalain, patuloy niyong pataduin ang iyong sinimula na gawain dito po sa Chongsa, Harrison, at maging sa ibang mga branches ang gawain dito ay isang magiging mabuting halimbawa, Panginoon, sa maraming mga business establishment sa Sugad at Baguio, that the glory of the Lord will be revealed here in this place in the name of Jesus. That you are a God of this blessing, Lord, even the owners of Chongsan, the family, Lord, protect them and bless them, even as they allow your presence, even as they allow your word to be heard by your people, for their faith to grow, for their faith to increase, and for their life to be blessed. So thank you so much for this opportunity. And I declare your blessing to each and every one of us this morning. Papalain mo po sila, Panginoon. Give them full and abundant life. Thank you for your favor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Praise God. Amen. Itasin natin ang ating mga kamay sa araw na ito. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you, be gracious toward you. May the Lord lift up His countenance upon you, give you His peace, give you His shalom. May the Lord fill you with joy and favor today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. Talagang God has destined this day to happen. God has destined and chosen that message, that powerful message for us to hear it. Thank you so much, Pastor, for the message. Thank you. Thank you. And let's continue exercising and declaring our faith. Come on, let's sing it. Yeah.
Thank you.